Kumusta mga Cubs? Patapos na nga ang elimination rounds at mas magiging intense na nga ang mga natitirang laro para makapasok sa playoffs. Dahil dito, madami pa nga ang pwedeng mangyari at narito nga ang chance ng Ginebra para makakuha ng twice to beat advantage at discuss na rin natin ang pwedeng makatapat nga nila just in case. Dagdag na din natin ang mga top teams during eliminations at ano nga ba ang mga implications nito sa playoff run ng mga kabarangay. Tara, pag-usapan nga natin yan mga Cubs. Pero bago yan, kung bago ka sa channel ko, click mo muna yung subscribe button at notification icon para updated ka sa bago at susunod ko pa mga video. Unahin na nga natin ang mga obvious. Pasok na nga sa quarterfinals ang Bay Area Dragons na may pinakamagandang record sa ngayon na 10 wins and 2 losses. Sa pagkapanalo nga nila sa TNT, secured na nga sila ng twice to beat advantage sa kung sino man na makakalaban nila sa playoffs. The way they play right now ay siguradong pahihirapan pa din nila ang magiging kamatchup nila and to be honest, nasa contention nga itong team na ito na umabot sa finals and favored nga ng karamihan na mag-champion. Pero let's not forget na isa sa dalawang talo ng Bay Area ay nakuha nila sa Ginebra at tinambakan nga sila ng mga kabarangay. Sa pangunguna nga ng kanilang import na si Miles Powell, na nag-average ng 37.29 points per game, 42% sa 3-point line, 8.71 rebounds per game, at 2.14 steals per game, malaking bagay nga ang kanyang stats at mga naiambag sa mga pagkapanalo ng Dragons during eliminations. For sure, pagdating sa quarterfinals ay mas makikita pa nga natin ang kaya niyang gawin at siguradong markman na nga ito sa mga kalaban na team and let's see kung paano siya magre-respond sa playoff atmosphere at more physical games ng PBA during playoffs. Isunod nga natin ang Magnolia. Sila nga ang leading sa standing for the most part ng eliminations hanggang sa makuha nila ang talo sa Ginebra at sa Bay Area Dragons. Dahil dito, kung tumablaman nga sila sa Dragons or sa Ginebra ay mawawalan sila ng right na makakuha ng twice to beat advantage. For the most part ng elimination campaign nila ay nagbigay din ng malaking boost ang nakuha nilang import na si Rakosevic na nag-average ng 25.8 points per game, 19 rebounds per game at naglalaro ng 41.2 minutes per game sa 10 games na nalaro nila during eliminations. Tapos nandyan pa ang parang nabuhayan na si Angas ng Tondo, Pauly, na nag-ambag din ng 12.3 points per game and 41% 3-point shooting. Siyempre, huwag nga nating kalimutan ang nakakagulat na playoff runs ng Converge Fiber Xers. Kahit sabihin nga natin bagong team sila ay parang team pa rin ng nawalang Alaska ang core lineup nila. Nandyan din ang bagong coach nila na si Coach Alden Ayo na pinatunayan na he belong to the Pro League matapos nga ang controversial niyang exit sa UST Growling Tigers. Di na nga iba sa kanya ang team na ito since ang mga players niya ay composed of LaSalle players na dati niyang hinawakan at pina-champion din dati. Nandyan nga sina Jaron Teng na second leading scorer sa kanila na nag-a-average ng 14.55 points per game, 5.36 rebounds per game at si Aljon Milesio na merong 11.55 points per game and 3.36 assists per game. Pero ang number one contributor nga nila ay ang import nila na si Quincy Miller na nag-a-average ng 30.7 points per game, 16.4 rebounds per game, 3 blocks per games, 1.9 steals per game. Sa mga numerong ito, hindi nga ako magtataka na maging candidate siya as Best Import Award. Matatandaan, nagpahiwatig nga siya ng kagustuhan na maging isa sa mga naturalized player natin sa Gilas and pagdating nga sa playoffs ay mas makikita nga natin ang kakayahan niya kung karapat dapat nga siyang makonsider din sa national team natin. Pagdating sa Ginebra, the way things are building up at sa 5-game winning streak nga ng mga kabarangay, nasa kanila nga ang edge para makuha ang natitirang slot para sa twice to beat advantage kung magtuloy-tuloy pa ang streak na ito. Sa kartadang 7 wins and 2 losses ng Ginebra, kahit pangatlo sa standings ay tinalo nga ng Ginebra ang Magnolia at ang Bay Area Dragons. So technically, mas lamang sila sa quotient just in case magtabla sila sa dalawang top team na ito. Sa ngayon ay meron na nga lang natitirang 3 games ang Ginebra ngunit halos back to back nga ang mga games na ito at isa or dalawang araw lang ang pagitan ng pahinga. Friday, November 25, kalaban nila ang NLEX. Sunday, November 27, kalaban nila ang Northport. At sa Wednesday, November 30, kalaban nila ang Converge.
Ito nga ang mga scenario para makuha nila ang twice to beat advantage. Scenario 1, kapag na-sweep nga ng Ginebra ang tatlong natitirang games na ito ay number 1 sila sa standings at automatic makakakuha nga sila ng twice to beat advantage since like I said, tinalo nga nila ang Bay Area at ang Magnolia. Scenario 2, kapag napanalo nila ang 2 games sa tatlong natitirang games nila, makakakuha pa rin sila ng twice to beat advantage. Magiging number 1 sa standings ang Bay Area Dragons at number 2 naman ang Ginebra. Malaking threat ang Converge sa natitirang 3 games na ito at pag natalo nga sila sa Fiber Xers ay malamang itong scenario nito ang mangyayari. Scenario 3, kapag isang panalo lang ang nagawa nila sa tatlong natitirang games at natalo naman ang Magnolia sa dalawang natitirang games, secured pa rin ng Ginebra ang twice to beat advantage. Tabla sa 8-4 ang standings kaya panalo sa quotient ang Ginebra versus Magnolia. Scenario 4, kapag isang panalo lang ang nagawa nila sa tatlong natitirang games at may isang panalo ang Magnolia sa dalawang natitirang games, 9-3 ang record ng Magnolia at 8-4 naman sa Ginebra, so walang makukuhang twice to beat advantage ang Ginebra sa scenario na ito. Scenario 5, which is malabo ngang mangyari, kapag natalo nga ang Ginebra sa lahat ng natitirang laro ng games nila, sigurado bye-bye nga ang twice to beat advantage. Checking on the current standings and the remaining games, pwede ngang makatapat nila ang either Phoenix, Meralco, or Rain or Shine. Paano? Hanggang dito na lang muna mga Cubs. Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan nyo nga po ang video na ito, ay please don't forget to hit that subscribe button at click nyo na rin yung notification icon para updated kayo sa mga susunod ko pa mga videos. Maraming salamat at magandang buhay ka barangay.